So, what's up mga rabbit? Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang GI cystitis or silent killer kung tawagin. Paano ito maiiwasan, mga dahilan, and yung mga sinyales na may GI cystitis yung ating alagang rabbit. So, isa-isahin natin yan mamaya. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify ka pag may bago akong update. And syempre guys, kung nagustuhan nyo yung video na to after nyo magpanood, baka naman pwede akong palike. Kahit wag na kayo mag-comment, okay na ako dun. So, let's go. So una, mahalagang malaman natin as a pet owner na dapat yung diet ng ating rabbit ay 80% hay or grass, 10% pellet, 5% ng green veggies or fruits. So yung pagpapakain ng mali sa ating rabbit ay pwede humantong sa tinatawag na gastrointestinal cystitis or GI cystitis sa ating kuneho. Ang pagpapakain sa ating kuneho na hindi tama base sa kung ano yung dapat na diet nila ay pwede humantong sa GI cystitis or gastrointestinal cystitis. So, yung GI cystitis mga karabit is napaka-delikado. Within 24 hours, pwedeng mamatay yung rabbit natin pag hindi natin naagapan. So, ayan mga rabbit, ang GI cystitis ay isang kondisyon kung saan huminto or tumigil yung sistema ng pagtunaw ng pagkain ng ating rabbit. Kung kaya't yung mga bad bacteria sa loob ng kanilang katawan ay nagre-release ng gas at nagiging bloat ito. At bukod dyan mga rabbit, yung bad bacteria na yun ay pwede rin mag-release ng toxic na makakapag-damage ng liver nila pati yung ibang organ kung kaya't mas lalo silang magkakasakit or manghihina. So ayan mga rabbit, lumabas muna ako sa bahay kasi nga medyo maingay doon. Baka hindi nyo marinig. So doon na tayo sa mga sanhi or dahilan kung bakit nagkaka GI cystitis yung ating kuneho. So una, yung kakulangan sa fiber, yung isa sa mga unang dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng GI cystitis. Kaya naman napaka importante sa kanila yung anli grass or yung pagbibigay ng anli grass sa kanila. Yung stress or pag may kasama sila sa cage or kasama sa bahay na kapwa nila rabbit na namatay or nawala, and yung pabago-bagong panahon or klima sa ating lugar. And pangatlo is yung problema sa ngipin or yung molar pores and infection sa urinary tract. Kulang sa exercise, kaya naman kung naka-cage yung rabbit nyo, make sure na malawak to yung tipong nakakatayo sila and nakakatakbo sa loob ng kulungan. And dehydration, isa din yan. Kaya make sure na check nyo palagi yung rabbit nyo kung nakakainom siya ng tama sa loob or sapat na tubig sa loob ng isang araw. And last is the plaquage or yung bara sa kanilang bituka. So, kadalasan yung nakakapag-block or nakabara sa bituka nila is yung pore or yung balahibo na kadalasang nakakain nila once na nag-self-groom sila. Kaya na dapat regular yung pagbabrush nyo sa inyong alagang rabbit para maiwasan natin yung blockage sa kanilang bituka. So, doon na tayo sa mga sinyales or palatandaan na yung rabbit natin is may GI cystitis. So una, yung dumi ng ating rabbit ay sobrang liliit. Kung nasa adult na yung rabbit nyo or breeder age na, tapos tumae siya ng parang sa 1 month old,
So possible may GI cystitis sila. And pangalawa is yung wala silang dumi for almost 24 hours. Possible meron din silang GI cystitis. Walang gana kumain. So if ever na walang gana kumain yung rabbit nyo, pwede tayo magbigay ng mint, parsley, dill, and basil. So last, naka-hunch posture yung ating kuneho. So mapapansin nyo yan pag ganyan yung posture niya. Possible may GI cystitis yung inyong rabbit. At syempre mga rabbit, kung yung rabbit nyo ay nagpapakita alinman sa mga sintomas ng GI cystitis, mas okay kung idadalhin na natin yung rabbit natin sa pinakamalapit na vet clinic para maagapan and maiwasan natin na mamatay yung ating rabbit. Ang huli nating pag-uusapan is yung prevention or paraan para maiwasan yung GI cystitis sa ating rabbit. So, unang-una dyan is yung pagbibigay ng Amly fresh grass sa ating rabbit ay napakahalaga. So, yan yung main diet nila na dapat ibigay natin sa kanila. And syempre, kung gaano kalaki yung size ng katawan nila, dapat ganun din kadami yung makakain nila sa loob ng isang araw mga karabit. Makatulong din yung pagbibigay ng gulay tulad ng salad greens, broccoli stem and leaves. Bigyan sila ng 3 cups kada araw depende sa size ng inyong rabbit. So nakakatulong yan dahil may sapat yung fiber and moisture sa ating rabbit. And syempre huwag kakalimutang mag-provide palagi ng malinis na tubig para sa ating rabbit dahil yung dehydration ay nagko-cause ng GI cystitis. Mas okay kung gagamit tayo ng ceramic dish para hindi nila to basta-basta matatapon or maaangat. And mas okay to kaysa sa mga plastic kasi yung plastic pwede nilang kainin and pwede rin yung makabara sa kanilang bituka. So ayan mga rabbit, sana may natutunan kayo sa araw na to. And please don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-notify ka pag may bago akong update. So, baka bukas pa magamit yung lapel kasi hindi nadala ngayon. Bukas daw madadala. So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng palaging nanonood ng vlog ko, nagla-likes, and nagko-comment. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo na kung sino-sino kayo mga rabbit. And syempre, shoutout time na tayo. So, shoutout sa'yo, karabit. Joven Sungkawayon, Marlon Andres, Marte Sanchez, Nico Kaisip, Patty Dios, Salvador Diaz, Judith Mava, Josh Aspin, Arvin Capirma, Audrey K. Salonga, Alan Martinez, Joyce Castillo, Javier Fernandez, Richard Ricafrente ng RNR Friends, Kel Villa, Jersey Chubb, Jenison Calpito, Giancarlo Albaino, Michael Mendoza, Lindsay Boy, Yana Sintu, Hanilin Patok, Samara Diana, Aaron Lavara, April Prones, JM Rabbitry, and kay Karabit Maki Bardon, Robert Hines.